Polícia e Informações. Serviço uma apau na Marasaki. CPIO Tanner. Una, six, six, uma apau. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating pong palatuntunan. Sumasa inyo pong muli ang inyong lingkod, si Sir Mike. At ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan. Mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang Kay Gandang Alamin. Ayan, naimbag nga malim tayo amin, Apo. Especially po sa mga kapatid po natin na dito po sa bayan ng Santa Praxedes at Claveria. Nga, alam po natin medyo may mga landslides po ata dyan sa mga nagdaang gabi ano, at nagdaang araw dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. At yan po. At sana po stay safe po tayo mga kapatid dyan sa Claveria at Santa Praxedes at sa iba pang dako po ng ating lalawigan. Ano? Tapno tikas taapo ket nasaya at lata itibibiyag tayo. Okay, this afternoon tatangabalim apo ket dati kadwak ulit. Kasama ko po ngayon si Sir Dan, Sir Dan, ikaw ulit, magpakilala ng sarili mo. Yes, salamat po, Sir Mike. Ako po ulit nagbabalik, si Dan, ang IT-ITH ng Provincial Library. At mamaya po, i-discuss po natin yung ang most availed na service. Okay. For it. Okay po, mayroon po kaming i-discuss mamaya, ano, na serbisyo ulit ng ating Cagayan Provincial Learning and Resource Center kasama po ang DICT. At ito nga po yung tinatawag nating Tech for Ed. Ayan. Bago po tayo magpatuloy at kablawan tayo mampayapo, dagiti kakabsat tayo nga da ita baggaw. Ayan. Naimbag nga malim kada tayo amin, kadagiti kakabsat tayo nga da ita Pamplona, ita Ballesteros, Sanchez Mira, ken amin ita parte iti distrito, iti second district kanya. Naimbag nga malim kada tayo amin, Apo. Okay. So we go ahead at pag-usapan nga natin itong Tech for Ed, ano? Ano ba itong Tech for Ed na sinasabi natin dito, Sir Dan? Actually, ito po ay programa nga po ng DICT kung saan yung ating pong CPLRC ay isa sa mga na-identify na Tech for Ed Center. So, ang meaning po ng Tech for Ed, mga kababayan po natin, mga kapatid at mga nanonood po sa oras na ito, ang Tech for Ed po, ang ibig niya sabihin ay Technology for Education to gain employment and train entrepreneurs towards economic development. So, technology for this education, employment, entrepreneur, and economic development. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, maaari ba nating meron ata tayong video, ano, yes, sir. Sir Dan? So, baka pwede nating ipapanood muna bago yung talakayan natin. Okay? Okay. Ready na? Okay, sige. Panoorin po natin itong video na ito para po sa ating kaalaman. What is the TechFred platform? The TechFred platform is a learning management system developed to house various content and learning materials accessible in TechFred centers. Okay. www.techfred.gov.ph so, and create a new account. Music, no? So, yan po yung Tech for Ed platform. So, maaari po kayong mag-login. Ayan. Gagawa the po muna kayo ng account. The confirmation link will be sent to your email. Ayan. After confirmation, log on to the platform and complete your profile.
Once done, you will be redirected to the homepage. No token needed. The platform currently has 8 segments. The eAgri segment aims to use ICT to enhance and localize farm technologies to increase productivity and reduce costs for farmers and fisher folks. Its contents include e-farming, crops, Pinoy Rice Knowledge Bank, Rice Crop Manager, Rice Data, and Information Portal. The e-marketplace segment aims to increase the market reach of micro, small, and medium enterprises beyond their immediate community to raise their economic growth and opportunities. Components include Mimaropa Ventures and One Store. The e-health segment provides access to basic health information and access to available and existing Philippine-based health-related online resources. It includes listing on healthcare organizations, hospitals and healthcare facilities, and other online resources. The gender and development segment provides content to promote women empowerment, like the eGov for Women online toolkit and Wi-Fi training modules. The rural impact sourcing segment contains content that aim to promote ICT-enabled jobs with high economic activity like freelancer and social media marketing bootcamp. The e-edu skills segment aims to address the education divide by delivering e-learning on demand. Users can access online learning materials from different partners like the Alternative Learning System or ALS, Starbucks, and skills training from TESDA. The e-assist segment focuses on providing learning and continuous skills development opportunities for digital inclusion for special sectors. This contains learning modules and videos on financial literacy, entrepreneurs, digital literacy, and career development. The eGov Services segment links the user to the National Government Portal, a single window containing all online information and operational infrastructures and public services of the government developed by the DICT. Users have unlimited access to all these content, plus more, as we add new resources from new partners. Visit your nearest TechFred Center for more details. Okay. Ayan po, ano? So napakarami ng laman po ng ating Tech for Ed platform. At ini-inform ko nga po yung ating mga kababayan na yung ating CPLRC ay isang Tech for Ed Center. Ayan. Okay. So balikan natin po itong detalye po nitong Tech for Ed platform dahil napakarami nga po, ano? So unahin na natin yung e-government services, yes. Sir Dan, yes, sir. Ano? Based sa experience mo bilang in charge doon sa Tech for Ed Center, yun nga po pala si Sir Dan po yung makakasama ninyo pag kayo po ay pupunta later on pagka okay na po ang lahat doon sa ating Tech for Ed Center. At Sir Dan, ano ba yung mga usually na ina-avail na services ng ating mga kababayan dito po sa ating e-government services? Isa po ito sa platform pa lang, ano? Yes, sir. Sige, para sa kaalaman ng lahat, alam ko marami po ang hindi pa nakakaalam nito, kaya napakagandang alamin ngayong hapon. Ayan. So go ahead, yes, Sir Dan. Actually, ang pinaka most availed na service ng Tech for Ed natin, Sir Mike, ay yung e-government services. Number one po dyan is yung passport. Mm-hmm. Passport application, saka yung NBI clearance. So usually ang ginagawa ng client natin, sa Tech for Ed Center na sila pupunta, dun sila mag-a-apply. Ngayon ang gagawin na lang nila, magbabayad. Actually sir, gustong-gusto nila sa CPLRC kasi malapit lang yung payment center. Yes. Andun lang yung 7-Eleven. So ang gagawin nila, mag-a-apply sila online sa ating mga internet area. Then assist natin sila, pupunta sila sa 7-Eleven kasi malapit lang itong 7-Eleven sa atin, ano. Then after nila magbayad, babalik sila sa library sa ating Tech for Ed Center. Then ipiprint natin yung kanilang application. Then yun ang aantayin na lang nila yung kanilang appointment. Okay.
So napakaganda, no? At talagang sa mga nanonood po, ano, alam ko marami pang hindi nakakaalam na pwede pala tayong mag-accept ng online application. But actually, hindi lang po itong passport application, Sir Dan, ano? Opo. Ano pa ba yung mga usual na ina-applyan ng ating mga kababayan na pwede na nilang applyan through the Tech for Ed Center na meron po tayo? Lahat po ng e-government services natin, Sir Mike, pwede rin po ang PRC. Okay. Ano pa ba yung mga BIR pwede po. Rin. Basta po lahat ng pwede nyo pong ma-download na form, pwede po ma-avail yan sa library natin. Yes, NBI din, Sir Dan. Ano? Yes po, NBI. Yan po ang most common natin na rin na-avail. Okay. So maliban doon sa ating yung passport application, yung NBI din, napakarami din pong nangangailangan yan. In fact, sa iba pong mga Tech for Ed Center, if may kwento ko lang po, isa ito sa pinipilahan, dahil nga hindi na sila kailangang pumunta doon sa mga NBI offices, dahil alam naman po natin na talagang napakahaba ng pila. So, usually kasi ang nangyayari po pagka gustong mag-apply ng isang applicant sa NBI or sa passport, sa DFA, ang ginagawa po kasi niyan, kailangan muna nilang mag-log in, tama ba? Tama po. Online. Yes. And then pagdating po sa ating mga opisina, lalo na pag sa mga hindi pa po nakakaalam, syempre kailangan nilang maghanap ng isang internet area. Mm-hmm. Oo. Tama so po. Ito po, pagka syempre pagka mapupunta po kayo ng internet shop, may bayad. Oo. Yes. Pero sa CPLRC po, libre po ito, wala pong bayad dito, Parte po ito ng serbisyo ng ating pamahalaang panlalawigan through our Cagayan Provincial Learning and Resource Center na hindi na nga po kailangang magbayad ng pag nag-avail sila ng internet. So, in fact, Sir Dan, dahil nga walang makapasok ngayon, ang iniisip nga natin, paano tayo makapagbigay ng service na ito, online application, via phone? Pwede po. Diba? Pwede? Actually, libre din po ang printing services natin. Yes. Basta e-government so services lang po. Basta e-government services, ha? Hindi po ano. So, ang printing po ng e-government services natin ay libre po yan. Maliban po doon sa iba, kasi baka mamaya akala nila libre lahat ng na i-print, Sir Dan? Hindi naman po, kasi syempre medyo mahal din po ang printing. So anyway, isang page lang naman yun, Sir Dan. So pagkatapos po nila, ang proseso kasi mag-apply sila, pupunta sila sa internet shop, then after that pupunta na sila sa magla-log in sila, and then mamimili sila ng schedule, both sa BIR, sa passport po, tama. Passport at saka sa NBI, hindi sa BIR, no? So se-select po sila nung kung kailan yung kanilang application, and then pagka okay na po, ipiprint yung kanilang appointment form. And then, magbabayad sila. Ang sabi nga ni Sir Dan, maganda kasi malapit tayo sa 7-Eleven. Oo, sa 7-Eleven. Kasi yun po yung mga tumatanggap ng payment. Yan. So, napakaganda po nitong balita na ito. At babalitaan po namin kayo once na okay na po yung aming hotline. Kasi ang plano po ito, dahil nga po nasa pandemic tayo ngayon, hindi po pwedeng mag-face-to-face. So, ang iniisip po namin ngayon ay kung paano makapagserbisyo muli gamit po yung ating Tech for Ed platform, at maaari po na kami na yung tawag doon, kami na po yung magproseso ulit. Titingnan po natin kung ano yung best na pwede nating gawin para safe po tayong lahat. Kung Sir Dan, baka kung tigi-isa lang naman ang mag-a-apply, baka pwede namang isa-isa pupunta doon sa ating office. By appointment. Yes, by appointment. So yun yung tinitingnan po natin, kasi halos lahat ng mga opisina ngayon mukhang may mga QR codes na ngayon bago sila makapasok, di ba, Sir Dan? Yes, sir. Tama. So, pwede natin gawin yon by appointment din. So, ito po sa ating mga kababayan na nanonood po, specifically dito po sa e-government services ng ating pong Tech for Ed, ang dami pa po, kaya lang yung e-government muna yung tatalakayin namin. Dahil nga, napaka-importante nito. Okay, lalong-lalo na, halimbawa, at siyempre, pagka balita ko kasi, Sir Dan, pagka yung mga kababayan natin na pumupunta sa NBI or sa DFA,
Pagdating ng internet, may bayad. Yes, sir, tama. Ang dami pong nag-aabang dyan sa NBI. Yes. In fairness sa ating mga kapatid, ano, hindi po namin kayo kinukumpetensya, pero ito po ay isang paraan po ng pagseserbisyo po sa ating mga kababayan. Ano, alam naman po natin na syempre, kailangan nyo din pong kumita, kaya lang, syempre, ang tinitingnan po natin ay kung paano tayo mas makakatulong doon sa mga talagang medyo walang-wala din. Okay? Oh, yung mga kapos sa pambayad. Imagine mo, 50 pesos ata. Ang balita ko, 50 pesos yung ano eh. Yung pagka nag-internet sila plus the, ano na, yung schedule na. So, instead na magbayad sila ng 50 pesos, tapos yung pamasahe pa nila, Sir Dan, lalo lang ngayon, di ba? Ang mahal. Yes, tapos babalik pa sila. Oh, tapos babalik pa sila. So, dito po sa atin, sa CPLRC Tech for Ed Center, hindi na po ganun. At least kahit papaano po, makakasave kayo kahit na siguro mga 100 pesos. Eh, pang isang araw na rin, pang isang ulam na rin yon sa isang araw, di ba? So, ayan po. And then, yun nga po, pagka nakabayad na po kayo later on, kukunin nyo na po yung inyong acceptance. Ano ba yun, Sir Dan? Acceptance form. Yes. Galing doon mismo. Ipiprint po kasi yan. Ano? Bago po sila makapag-avail, Sir Dan, di ba kailangan nilang magkaroon ng isang account? Yes, sa Tech for Ed po. Sir, madali lang po mag-apply. Yes. Isa pong benefit ng magkakaroon ng application, makikita nyo po lahat ng ano ng services ng na inaalok nitong Tech for Ed platform. Yan, oo. So makikita nyo nga, sabi nga kanina, napanood po natin ano. So aside from the e-government services, meron din tayong EduSkills. Okay. So meron tayong EduSkills. Oh, under this, meron tayong ALS, yung Alternative Learning System. Meron din tayong digitallearning.org. Meron din tayong Future Ready ASEAN. And then Global Community Foundation Learning English Application for Pinoy. Ito yung LEAP. Ito po yung ano, gusto kong i-emphasize sa atin po mga kababayan, ano, dagitay mayat nga makasursuro ti correct pronunciation ti English, no? Ito po yung Learning English Application for Pinoy. So meron pong mga drills diyan paano mag-pronounce properly in English. Meron din po tayong let's read. Ayan, skills training, kasama po dito yung TESDA. So may mga online TESDA courses noon pa prior to this pandemic, Sir Dan. Okay. Meron na ito, no? Meron din tayong values and character formation. Meron ding Starbucks, ayan. At meron din tayong Techno Aklatan. Oh, itong Techno Aklatan para po itong available ang available dito mga e-books naman, no? Galing po I think sa National Library of the Philippines yung pong ating mga e-books doon. So available po yan dito sa Techno Aklatan. Meron din tayong Rotary e-Library at saka Test Hero. Yung Test Hero po, ito maganda. Lalong-lalo po dito sa ating mga anak, no? Sa ating mga anak na magte-take ng UP entrance exam and other kinds of entrance examinations, pwede po ninyong gamitin ito, Test Hero, no? Kaya nga po, ang kagandahan nito, pagka naka-login po kayo doon sa ating Tech for Ed at meron na kayong account, ma-access nyo po lahat ito. Iyon ang kagandahan, no? So, sa mga nanonood po, na mga kababayan po natin, dito sa Cagayan at, at sa iba pong lugar, maaari po kayong mag-login po dito sa ating Tech for Ed Center, no? Aside from the e-edu skills, meron din tayong e-assist, no? Ano naman ito? Itong flat platform na ito ay pwede pong maaari kayong matuto on ICT Financial Literacy, Google Digital Garage, ICT for Entrepreneurs, ICT for Digital Literacy. Ito nga yung sinasabi ko kanina, Sir Dan. Ano? Yes, sir. Meron tayong digital literacy din dito nakapaloob sa Tech for Ed. Pero, diba, mas nauna pa nga tayo, diba, Sir Dan? Oh, so, and then meron din tayong ICT Career Development and Career Engines. Ayan po, under e-assist. Meron din po tayong another platform under Tech for Ed ay yung Rural Impact Sourcing. Ito yung kasali dito yung Digital Jobs PH na discuss nga po natin last week. Ano? Ayan. And then meron din po tayong Gender and Development. Ito naman kasama po dito yung Women ICT Frontier Initiative or yung tinatawag nilang Wi-Fi. Ito yung mga trainings po na specifically binibigay po sa ating mga kababaihan, sa mga nanay, yung pong mga
kababaihan po natin na naghahanap ng trabaho, yan, kasama po yan. And then we also have e-health, yan. So meron tayong e-learn, and then healthcare organizations. Ito yung mga listahan po ng organisasyon na meron tayo pagdating sa health. Meron din tayong hospitals and healthcare facilities. Ang dami po nito, no? So sa mga halimbawa, gusto mong pumunta sa pinakamalapit na hospital, hindi mo alam kung saan, pwede mo pong i-check dito kung saan yung mga hospitals na yan. And then online resources, of course, kung ano yung mga available resources sa ating pong e-health na platform. Meron din po tayo e-marketplace. Ayan. Yun nga po, yung Mimaropa at saka yung One Store. Ito po sa mga kababayan po natin na may kanya-kanya or may sarili na pong business, pwede po itong gamitin ninyo pang promote ninyo sa inyong mga products. Ayan. And then the last but not the least, meron po yung pangwalo po, we have e-agri. Ito naman po ay para sa ating mga farmers and the fisher folks, lahat po ng nasa agriculture business. Ayan po, ito po yung pwede po sa inyo. Meron, nakapaloob po dyan is yung e-farming. Ito yung matututo tayo about agriculture and the fisheries. Nandyan po, ang daming pong mga videos, ang daming mga articles, ang daming mga researches na nandyan. Meron din tayong Philrice MOET app. Ito yung fertilizer, kasama po dito yung fertilizer requirement calculator. So nakakalculate niya kung ilang fertilizer dapat ang ilagay mo sa isang ektarya. So nakakalculate niya yon. Meron din tayong yield predictor. Ayan. Application po ito, pwede sa cellphone. And then, meron din tayong Rice Text Center. Pwede kang mag-text sa kung halimbawa kung gusto mong malaman kung ano ang kalagayan na ng ating panahon para ready for sa mga croppings, mga ganyan. So, pwede po ito. Meron din tayong Rice Crop Manager, then Rice Data and Information Portal, Rice Doctor. Ayan, meron din po tayong Rice Doctor. Kadagiti apo, kakabsatay nga man nalun, ano? Pwede po sa inyo ito. And then, of course, the last one is yung Rice Knowledge Bank. So, makikita natin po, ito pong Tech for Ed Center platform ay napakayaman, no? Napakayaman ng kanyang laman. So, sa mga nanunood po sa atin, talagang maganda po na makita natin ito. Napakasimple po, mag-login po kayo sa Tech for Ed Center. Hanapin nyo po yung Cagayan, ano ba yun, Dan? Cagayan Provincial Learning and Resource Center, Tech for Ed Center. Yun po, yun ang piliin ninyo para lahat ng mga pumapasok na mga bagong miyembro ay talagang papasok po doon sa ating account. Kasi po, nakikita po yan kung ilan yung gumagamit sa ating Tech for Ed Center. Ayan, ano? So, yan po. At medyo malapit na. Ang bilis ng oras. Ano? Kinulang sa oras. Kinulang tayo sa oras. But definitely, ayan po. Tayo ay magpapaalam na. Bago po tayo magpaalam, magbigay lang po tayo ng trivia. Ano? Yung the world's oldest dated printed book. Alam nyo ba? Alam ba natin po yung world's oldest dated printed book? Ito po ay na-discover noong 1900 by a monk in Dunhuang, China, an old outpost of Silk Road. At ang ito po ay yung librong The Diamond Sutra. Ayan. Napakatagal na po nito. Mga nasa 1,000 years old na po itong librong ito. Ayan, okay. So, wala na po tayong oras at tayo yung magpapaalam na ulit, Sir Dan. Yes, sir. Okay, may last ano ka ba? Words ba? May babatiin? Shout out ko lang po yung asawa ko nanonood ngayon. Sa yung, parents ko nanonood dyan sa tabi-tabi lang. Ayan, okay. Sa parents nanonood. Shout out ko rin po ulit. Siyempre, yung asawa ko din, yung mga kaibigan ko dyan sa iba-ibang lugar sa ating lalawigan. At sa lahat po ng ating mga ka-empleyado dito po sa Provincial Government of Cagayan, stay safe po tayong lahat. Mga kapatid, ito po ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang Kay Gandang Alamin. Magandang hapon po. Stay safe, everyone. Yes, maraming salamat po.